Okay, to continue. Anyway, I'm just going to inform you that I'm recording this lecture para at least man lang, no, katong wala dire, ma-upload na ako ni siya sa ito sa mabutan ako ang link dito sa Google Classroom. At least katong wala naka-attend, still they can listen to the lecture, no? Or they could watch and listen. So, inana. Para at least, kung magbinasulay, hindi na po ko imahay kay nga naman, na magyapo na siya, no? Sometimes, mangod, ay mga estudyante, dili po tanan, no? Ay, uban niya, ah, wala gid nagkuhan, wala gani nag-upload o, well, lecture, ana, na, may internet, may nani, so, so karon kung pa kun inana na lang yun niya usay dili mo kompleto pila ra pud kabuok. So ako na lang i-record ini upload dito. So kanang nag-attend of course maka pangutan na maka interact kung may question dili at least maka paminaw o makatanaw. So let's talk about rest complex. The bone, which includes the bones, the joints of the rest. And later on, we'll talk also about the muscles, the ligaments, tendons, or what are these, mga ligaments or mga structures na involved sa wrist. So, the wrist class starts from here. Kanang na-color, no? Na-color, kani, gikandira, tama na, that is the wrist joint. This is your, ang green, this is your MCP. No? MCP, or we call that as metacarpophalangeal. This is your carpals, no? Carpals na siya. Carpals, then you have your MCP, metacarpophalangeal. And then, kaning yellow, this is what we call your phalanges. So, mo na siya wrist and hand, no? So, kaning blue lang yun, kani mo ni mong wrist or your carpals. Or kani, dire. So, kani mong tanawon, murag gamay raman na, sir, pero ganong dagan dahil nagbukog dira. Yes, na proximal o distal row na nagbukog. So, phalanges, these are the distal. So, ang phalanges, classify na siya sa proximal, middle, and distal. Except for the thumb. Kaya ang thumb, naara na siya ay proximal and distal. Wala na siya ay middle. So, kung mong tanawon, if you have here, no, na kay finger, so, kani, di ba, na manay gutlo-gutlo, ano, ana. So, kani siya, mauna siya yung muhang proximal interphalangeal, no? PIP ng ginatawag. This is the intermediate, no? Kay middle man na siya, intermediate. And then your DIP or distal interphalangeal. Ana siya. So kompleto, no? Kompleto na siya ang upat. Tutag tulo-tulo. Pero sa thumb, kun imong tanawon, isa ra ka gutlo. Sabot pa sabot, kani this is your proximal. This is the distal interphalangeal. So, ana ra siya. Okay? So, ang pag-count na ito, naanad na sa itong gagmay ta, mukhang ganita, may nga ta, 1, no? Magana ta, 1, 2, 3, 4. Pero sa anatomy class, dili inana ang count. This is, the thumb is your first, second, third, fourth, fifth. No? So, muna siya yung thumb, muna siya yung first, second ang index, ang middle is the third, fourth is the ring, and fifth is your little finger. Inana siya ang pag-count sa imuhang digits. No? Ginatawag na siya digits or tudlo. Or phalanges. No? Pwede rin siya ma-interchange. So, kana siya. Then, you have your carpals. So, kung yung tanawin ng carpals, kani,
Sir, nagugagubot-gubot rin sila ay lisod kay siya tan-awon. Ay, by the way, class, ang carpals na to, kung magkumo ta, ang distal end niya, muna ang atong knuckle. No, kani? Muna yung distal end sa metacarpals. Okay? Muna ang knuckle na to. Okay. Nana siya. Or kani siya, monyo. Kana. Muna yung distal end sa carpal bone. Or metacarpals, rather. So, sir, gubot man kayo ng wrist. Kung saan na may pagkabalol sa bukog. Okay. Inana siya arrangement class. O, inana na siya ang pag-arrange. So, here, you start, no? Ang pag-name ang carpal bone starts diri dapit sa radius. No? Diri sa side. Sa kani. Diri. Pinakakilid, no? Punoan sa imong thumb. Puno siya, no? Dira ka mag-start sa lateral. Lateral going to medial. Ano na siyang pag-name? So, na siya ay kaning S, muna siya pinakadako ng carpal bone, is your scaphoid. L, that is lunate. This is your trachytrum. Trachytrum, no? TQ. Then you have your pisiform. So, kana siya, there is actual nga image, makita na ito ni, kani, x-ray man ni, no? Mauni siya imong scaphoid, mauni siya imong lunate, no? Ang imuhang trachytrum, kani siya, then, kaning nagpato, mauni imuhang pisiform, na. So, mauni siya imuhang actual, that is the proximal raw of your carpal bones. Proximal means duol siya sa body. Okay? So, distal row, you have here the TP. This is your trapezoid. No? Trapezoid, then your trapezium, the capitate, then you have your hamate. So, ano siya? No? This is your trapezoid. Magitawag na siya trapezoid kahit medyo trapezoidal tarawan rin sa kwanang iyang image. Then your trapezium, the capitate, and hamate. That is your distal row sa carpal bone. So ang proximal row articulates with the radius and ulna. The distal row articulates with the metacarpals. Nana siya. Now, yep. Trapezium man siguro o trapezoid? Tanaw na to, ha? Just to make sure. Murag trapezium man siguro. Carpal bones. Trapezium. Trapezium, din trapezoid ng black. Okay. Okay, so this is your trapezium, trapezoid, carpal, and the capitate and hamate. So, saan na ito pag-memorize? Mane pangutan na. So, mnemonics na. Raman na siya yung mnemonics, no? Kanisya, scared, lovers, tribe, position, that, they, cannot, handle. So, scared, scaphoid, lovers, lunate, trachytrum, pisiform, position, trapezium,
that day, trapezoid, kanat, or capitate, and handle. So, dali ra siya, no? I-memorize. Ana siya. Ba ang imuragi bantayan nga, ang pag-name niya starts always from the lateral going to the medial. Lateral ang proximal, then lateral po sa distal row. Sir, sa una po pagkabalo sa lateral, basta asa gani imo ang kamagko o ang imong thumb, ano siya lateral side. Ano siya sa kilid, no? Anatomical position. So, all in all, there are 8 carpal bones. So, duha ka wrists, you have 16, di ba? 8 carpal bones and 2 rows. You have here the proximal and the distal row. So, kani, di mo na siya yung scaphoid, lunate. Then, kani, mo na siya yung trapezium, then pisiform. Ano naman na siya? So, this is the proximal row, close to the body, and the distal row. Oh, so, manay na wong niya. Gagmay ra, no? In older book, sa karaan, ginatawag na nila ang imuhang trapezium, ginatawag na nila ang greater multangular or multangulum major. No? So, kaniyo. Sa banya book, ginatawag na nila greater multangular. Multangular. So, or multangulum major. Ang imuhang trapezoid, gitawag nila hag lesser multangular or multangulum minor. Manayahang karaan yun eh. Latin name. Okay, o. Trichitrum, hamatum, capitum. That is Latin name. So, sa image class, inanay sa x-ray, makita na to. Ang pisiform ni patong lang na siya sa taas sa trichitrum. Actually, ang pisiform is a sesamoid bone. No? Ganun na na-form na siya from a soft tissue, from a tendon of a certain muscles. Then you have here, ang other name sa scaphoid is navicular. So, ang nanaya ang position yun sa wrist. So, a greater part of your carpal bones articulates with the radius, which is quite opposite with the elbow. Ngano nakaingin ko quite opposite sa elbow? Because in the elbow, ang articulation niya is what? Humerus and ulna. May direct connections. Pag abot dito sa hand, ang naidako ang connection yun sa imuhang hand is your radius. No? So, inana siya. Puli-puli lang, no? Ang functions. Then, anyway, ang ulna, oh, naman siya dito sa elbow. Di, ang radius na po sa tumo. And, kaning apart, kani? O, kani? Muna siya dagko ang mga prominences diri, no? Kani? That is your ulnar styloid process. No? Kana, little finger man na, oh. So, ulnar styloid process. Kaning diri sa kilid, that is your radial, ano yung? Radial styloid process. Palpable na, mahikap nimo. Mahikap nimo. So, radius and ulna. So, kana siya lunate. First, second, third, fourth, metacarpal. No? Tanaw nimo, this is the thumb. Middle, out, index, middle, fourth, and fifth, or your ring finger. So, inana. Now, among the three, or among the 8 bones of your wrist, kani siya, muna siya permi ma-fracture, the scaphoid, no? Muna siya dali ma-fracture. Bagay, dako magod siya. Halos tanang stress na sa iya ha. No? Kani siya, muna siya permi ma-dislocate. So, dali ra tigamnan. Lunate, dislocate. Ano siya, no? So, muna siya trivia.
radius, usually ang radius ma-fracture siya, kundi ma-fracture ang scaphoid, ma-fracture na siya during a portion. We call that as the Colles fracture of the wrist. Nana, diri dapit punuan. So scaphoid, so it forms no floor na siya sa imong snapbox or anatomical snapbox. Boat shape that articulates to the radius. Tungod na ning thumb, ana siya dira. So kung imo na siyang i-extend ang imong thumb diri sa likod niya, makita ninyo diri, murag na siya triangle. No? Kanang triangle dira, ang iyang floor ana niya, base niya is your scaphoid, no, sa ilalom. Dira dapit nga portion mapalpate nimo ang tendon nimo mag tenosynovitis. Then you have your lunate, gitawag na siya lunate kay moon shape, no. Ang imong scaphoid is boat shape. Then trichetrum o trichetral cuneiform, which articulates with the radius. So kani siya, no? Na nakapatong kana siya ang pisiform. Pisiform P-like, which is the base of the hypotenar or kaning little finger. So sometimes we encounter the word hypotenar that refers to little finger. When you say tenar, that refers to the thumb. Mga ginatay ginato nga hypotenar eminence and tenar eminence. So kana siya, no? This is your tenar eminence, kanang burot bito nga pwa nga kanang musi and meeting apart sa tubangan sa imong metacarpal sa thumb. We call that as tenar eminence. Kay gaburot man na siya, no? Then kani siya nga sa side mo na siya imong hypotenar eminence. So, nana siya. Unless umgoy ka, wala na siya. No? So, if you see the hands of the monkey, no? Naamoy umgoy, tanawan ninyo, flat na ang ilang kamot, wala sila, hypo and tenar eminence. Wala na gaburot. Nanong wala gaburot? I don't know. Maybe dili develop ang ilahang intrinsic muscles of the of the little finger and your thumb. Munang kasagara nga gunit nila, panagsala kakita sa unggoy nga mugunit, nga anak. No? Anak nga gunit ginunitan. Mostly, ang gunit nila is anak. Anak siya. Wala sila gagunit o gana cylindrical hook kasagara ilang ginit yan. Then you have your trapezium, which is which articulates to the first metacarpal. Trapezoid, which is the smallest on the second row. Then your os magnum or capitate, no, which is the largest, no. Stand corrected, si sir, no, it's the capitate which is the largest. Then you have your hamate, yan na siya yung hook, no? Kanya? This is the hook. Hook of the hamate, importante na siya, kaya nga no, direct na siya nag-aagi ang imuhang ulnar nerve sa ilalim niya, forming your tunnel of guyon, no? Na ginatawag. So, unsa man na siya sa, kana siya nga tunnel, batayanan na siya, no? Kay usually sa mga bikers, bantay mo sa position sa bikers, labi na sa nag-bike nga mountain bike. O niya, kung magpaspasanay yung sa may ilahang usual position, diba, di lean forward and di put weight sa ilahang front, no? Maniwila. Kaya mo manay yung kuha nila. So, kanang ang posisyon nga naka-slightly extend ang wrist, yun kani, naka-contact na siya sa edge, sa manibila, no? Sa tip dito, sa tumoy. So usually, dra maigo ang isa po ang imuhang ulnar nerve. No? Makompress siya dra sa tunnel of the wound. So, cause of injury.
or neuropathy sa ulnar nerve. So, manihang simple form or simple view sa imuhang palm. So, here from the lateral, this is the lateral, this is the medial. So, medial, lateral, medial. So, you have your scaphoid, lonate, trachytrium, pisiform, trapezium, trapezoid, capitate, and hamate. Okay? So, your scaphoid is the most lateral, commonly fractured. Nana. So, na istorya naman anak ko. And lonate, articulates retriguus. So, ang trichytral plays a very important functions during ulnar deviation. So when you say ulnar, magana. If you try to move your hands towards the ulnar side, okay, so pisiform is a sesamoid bone. Mananingin na ako gina. Gikan siya sa tendon sa flexor carpi ulnaris. So in sesamoid din siya, it serves as anatomical pulley. Then, sa distal row, ang pinaka-lateral is your trapezium followed by your trapezoid and the os magnum or your capitate, which is the largest. So, entire complex enclosed in a common synovial membrane. Articulations are plane joints that perform gliding motions. So, tungod sa kadaghan sa imuhang carpal bones, balik na tong image, kana, kaning joints nila in between, okay, ano ang wrist nimo nag-move man siya, extension, flexion, na siya ay radial in ulnar deviation. Kana siya, naano siya joints every ani, no? Na joints na siya between the proximal and the distal row, then in between bagyod with in between the cup or the carpal bones, naano siya ay joints. Pero dili siya individualized. Now, when you say individualized, dili bitaw siya pareha sa humerus and ulna, humerus and radius. Ngatag sa tag siya na siya, so na siya humero-ulnar joints, humero-radial joints, proximal radio-ulnar. So, it's individualized ang joints niya, dili siya. Pero pag abot sa wrist, kanang joints nila tanan sa proximal o distal row, o in between sa carpal bones, giusa lang, no? Mano siyang ingon niya, there is a statement nga, entire complex is enclosed in a common synovial membrane. So, isa ragit ka synovial membrane ang nagputus sa muhang carpal bones. Articulations are plane. So, when you say plane, ang movement na is purely gliding. Up, down, side, side to side, no? So wala yung other movements nga na ga-occur dira, wala yung abduction, wala yung adduction, no? Wala yung flexion. Pure gliding. Okay? With sa treatment, kung na mga wrist injury, dira na dayon mag-play ang PGM o peripheral joint mobilizations. Kung asa na to siya i-glide to increase the range of maybe flexion sa wrist or extension sa wrist. No? So, ang imong radiocarpal, so radio from radius, then carpal. So, that's the joints between the carpal bones and your radius. Or basically, this is your wrist joint, no? Wrist joint na siya. Condyloid or ellipsoidal. Sir, nanong ellipsoidal man? Ang shape sa imuhang radius, ang iyang tumoy nagaana. Then, ang imuhang carpal bones, nagaana. Diba? Ang proximal. So, kani siya, radius. Nadiri yung gamay nga head sa ulna ni mo. So, ellipsoidal siya. No? Ellipse.
sa mga engineering na parabola, ellipse, o ano. So your scaphoid serves as convex and lunate, no? And distal radius is a concave. Nana. So sir, I thought nga ang concave convex is kung siya by anong triaxial siya, no, dili na. Sa ball and socket lang na siya applicable, no? So, inana lang. Kung natong tanaw na, inani siya. Di ba, tanaw ninyo, this is the concave portion. This is the convex portion. This is the proximal row. This is the radius. Sabot pa sabot, kung ato siyang gamitan ng arthrokinematics, if you are going to do radial deviation, mag-inani, that is radial deviation, so ang imuhang osteokinematic moves to the thumb. Pero kaning imong joints, nag-slide siya dito. Posit, no? Posit direction ang imuhang arthrokinematics. Same is true also with your flexion and extension. So let's take for example, pag extend ni mo, asa man ang iyang paingon ang carpal bones, it goes on the anterior side. Kung mag-extend sa dorsum, no? Sa wrist. So, unsa may significance ana siya? Inanira na siya class. If you want to increase your extension, inani, i-increase ni mo ni, so dapat ang imong stress i-applyan og PGM imo sa siyang i-adto dito sa dorsum din dito na mo siya i-isolate. Anyway, kung naana mo diri ato na i-perform. So these are the ligaments sa imong carpal bone o sa imong wrist joints. You have the lateral collateral ligament, the medial collateral ligament, all ulnar, and radial. So take note of this word. Kani siya, radial, but pasabot, it connects the radius and the proximal carpal bones. Kani siya, it connects the ulna and the this proximal carpal bones. So ang lateral collateral ligaments, makita andre. Your side, no? Kani? Diri. Kani? Ako malibog ko na si camera. Kana? Kani diri? Muna siya ang medial collateral ligament or ulnar. Sir, nga nung medial manadirang sa ulna. Kaya, again, anatomical position. Then you have your dorsal radiocarpal and so, kani sila class? Palmar o dorsal, naana siya dali, murag wristband na. Dali. Gana dali, this is the dorsal, no? Naana siya dali. Lapad na siya. Then, dali ang palmar. Then, you have your capsule. So, ang imuhang radiocarpal joint functions is to provide flexion extension, ulnar deviation, and radial deviations. So ang imuhang radiocarpal joint arteries, nana siya articular arteries, no, which arise from the dorsal and palmar in palmar carpal arches. These are the nerves. So you have the anterior interosseous, which is branch of the median nerve, and the posterior interosseous branch, which is branch of the radial nerve, and the deep the dorsal in the deep branches of the ulnar nerve. So, ang anterior interosseous class innervates the muscles nga naa diri sa diri, no, gikan sa medial side, no, sa medial epicondyle nimo. Una siya ga innervate, no. Ilabi na sa deep nga portion sa muscles. Kay tulo man na ka layer ang muscles diri. No? Ang diri sa dorsum puro ra na siya radius. Diri sa anterior na siya ay ulnar pa. Mao gyapon na diri pag-abot diri, no?
ang anterior nga part sa diri sa hands is some of the muscles is innervated by the median nerve and other muscles are innervated by the ulnar. Diri sa likod walay kakompetensya sa radial nerve. These are the common injuries. So you have here collis fracture, that is the fracture of the radius or distal end radius. Scaphoid fracture, common na siya dira sa imuhang scaphoid, may tabo na siya kung ma-fall ka nga, madagma ka nga, matukod ni may imuhang kamot. Fall on outstretched hand. So kani siya movement siya class no between the carpal bones, no? Intercarpal joints. Pero dili na kayo siya particular kay gamay man kay na. Kani mga ligaments no, I mean nahisgutan ta naman na gay na. Tanaw na today mga importante lang structures. So kani siya sa palmar structure. Makita nato ang radial artery. Asa man na siya ang radial artery. Ang radial artery, dali na siya class. Oh, gusubay sa radius. Actually, gusubay na siya dali. Kumunin mong palm. Gana na siya. Then, nag-arch. Tama na siya dali sa tunga. Then, dali sa tikas, ang ulnar artery, gana po na. Nag-meet na sila dali sa tunga. Then, ay mga small branches. Those branches innervate, supplies blood no sa imuhang hand. However, dahil siya branch, adirin na siya taman na. Nga nung dira raman siya taman, andirin na siya diri, ginatawag niya siya nga, kagikan aning craze na diri sa tunga. Lifeline, o lifeline man niya siya, no? So, masakan na isang line, eh. Sa mga manghimalan. Kani? O taman diri, kaning linya sa imo ang PIP no distal na part kaning joint here. Ginatawag ni siya nga no man's land. Ang significance ng no man's land kay kaning nga portion is a vascular kay ang arches diri ra na siya taman dapit. A vascular na siya, when you say a vascular wala kayo siya yung blood supply. So dangerous kay na siya nga masamad ka dira nga portion nga na it would result to it's either necrosis sometimes or maybe contracture. Nana. Matayang tendon. Naman na magka-dopoy trends ka. Dopoy trends ka na mag-flex ni siya. No? Aning digits mo mag-flex. Especially kanin. Or ang little o ang ring. Magpiko nga halos di. Bisan kabitan pa na siya. Pila ka kilo. Diligid siya mag-flex. Martilyo ko na lang ni mo. Di mo give way ang tendon. We call that as dopoy trans contracture. Grabe ka gahit. Na? So, mani siya ay radio sequence niya. So, kaning sequence, pasunod, no? But pasabot, pasunod, kini sa wrist. Dari. So, kaning radius mani, no? Radius. Going kas paingon ana dito. Nagsunod siya radius, radial artery, tendon sa... So, makita na nato siya sa wrist. Maglisod kong pakita sa inyo. Kung... Okay. So, kung imo anao na imo wrist, na imo gataw dira nga tendon, so gikan radius ang sunod na niya in between na in between anang flexor carpi radialis tendon is your artery then flexor carpi radialis tendon and sa tunga that is your median nerve under na siya sa palmaris longus. So, how do we know ang palmaris longus imo lang siya ipaana oh. Makita nimo diri na ay gamay kay nga tendon direct ana sa ilalom is palmaris longus. No, hindi tunta ko na mo diri kay mapakita na to na. Sige lang, kung naamo sa March 8 din, makita ninyo na siya.
So that is the sequence. Ang sunod ana niya is flexor digitorum superficialis, ulnar artery, ulnar nerve, then flexor carpi, ulnaris tendon. Kana siya nga tendon pinaka last diri sa tumoy. Diri mapalpit man gyapon ninyo na siya, no. Diba, in fact, pwede gani ni mo i-pick up, no. Strum ni mo murag kuan sa chord string sa guitar. Ano siya yung sequence niya? Then, we have now the hand. So, sa hand, dito na lang na ako niya siya i-discuss tomorrow. No? Okay, para at least, ang absent karon